Hello guys. May pinagawa kasing amplifier. Mukhang matagal na i-stock to guys. Ito yung kanyang brand. Kenwood. Ito yung kanyang model. KR-B38D. Ayan, kita ba guys? Titingnan ko guys ang kanyang likod. Ayan nga guys, daming kabitan sa likod. Bubuksan ko to guys, alamin ko kung anong cause. Ang issue pala nito guys, sabi na mayari, garalgal daw yung kabilang channel guys. Pero napansin ko sa ngayon, plug in natin na. Wala siyang power pag ginoon. Bubuksan ko na lang to guys. Titingnan ko kung ba't nawala yung power. Maring baka matagal to naka-stock. Yan. Ito na siya guys. Tinanggalan ko na ng takip. Kitang kita guys, sobrang daming dumi. Mukhang matagal yata ito na i-stock. Ang sabi ng mayari, ano lang guys, garagala yung kabilang channel. Kailang B-side sura nito, mukhang matagal ito na hindi nagagamit. Linisin ko muna ito guys. Sobrang daming dumi talaga guys. Mukhang parang binahayan yata ito ng gagamba. Linisin mo na ito guys. Yan. Mabawasan yung kanyang ito po. Kahit paano mamuti isa ng konti. Yan guys, kitang kita yung kanyang OPT. Medyo malalaki siya. Alamin ko mamaya yun guys. Dito na pala tayo guys. Hahanapin ko na pala yung cost ng sira nitong amplifier. Actually guys, first time kito gumawa ng ganitong klaseng amplifier, ganitong model. Medyo yeah guys, yung kanyang IC liba yung paa. Bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 5 channel pala ito guys. Yung nga, yung kanyang OPT na ginamit ano ba yung number nito? Titingnan ko guys sa Google kung anong klaseng OPT yan. Pero guys, yung hahanapin muna natin kung bakit ayaw siya mag-power. Siyempre guys, mag-start tayo guys dito sa kanya standby power. Titingnan natin yung kanya standby power. Open muna guys yung camera. Titingnan ko guys yung kanya standby power kung intact siya. Natik ko na guys yung standby power dito sa kanyang relay. Mayroon siyang 12 volts. Hindi naman siya nagda-drop. Need pala natin to guys, buklasin yung kanyang harap. Yan. Titingnan natin to guys kung mayroong mahanap tayo na test point dito. Babuklasin muna natin guys yung motor nila. Wala kasi naka-indicate guys kung ilang volta para kahit paano mayroon tayong pagbabatayan kung mayroon siyang missing voltage.
Ito na guys, binaklas ko na. Tinanggal ko na yung mga tornilyo niya. Ito yung kanyang on-off, standby power. Wala tayo guys, makikita dito guys, ng mga bolted test point. Hanapin na lang natin guys, yung kanyang sensor. Sigurado tayo guys, yung sensor niya mayroon standby power yan. Yan, ito guys. Diyan tayo guys mag-test kung mayroon siyang boltahe na mapasok. Plaster ko muna yun guys. Paklasin na pala natin ito guys, yung panel na ito guys. Mukhang nandito nagagaling yung supply nitong front panel. Napasok dito. Na guys, may Spider-Man pa. May Spider-Man na tumatakbo. Mukhang need pa na natin ito guys iwasan. Dito na naman yung Spider-Man. Inaamag na rin pala guys yung kanyang mga board nito. Maaaring matagal ito na i-stock. Sabi na may-ari, garaga lang. Pero nang dinala sa akin ayaw na mag-power. Maaaring matagal ito na i-stock. Yan. Dito na pala tayo guys. Nandito kasi guys yung ground ng ating front panel. Ito guys. Nandito guys yung kanyang supply ng ating sensor. Papasok dito guys. Yan. Maaaring may problema dito guys sa kanyang try ko muna hugasan to guys. Dito na tayo guys. Yan nga. Yung nag-okay na yung kanyang power supply dahil nga nilinis natin yung nandito pala guys nagagaling yung supply. Yung 5 volts pasok dito sa kanyang front panel. Yan nga, nilinis natin maigi yan. Unatin guys para makita yung kanyang power. Yan. Yan. Mayroon siyang pangalawang issue guys. Yung nga nag-on na siya. Pero yan, nagbi-blink yung kanyang standby power. Maaring matagal ito siguro guys na stuck itong amplifier na ito. Sabi kasi ng may-ari, kakilala ko din naman, sabi niya gumagaral-galan daw yung kabilang channel. Yun lang nga, nang dinala dito wala siyang power. So ngayon, nag-power na siya. Okay na yung power, ang problema, nagpo-protect yung amplifier. Baka sa next video ko siguro guys, ito troubleshoot natin to kung bakit sa nagpo-protect.